support mo po ang aming vlog, Chikiniami TV. Ito po si Uncle Dudes, ang aking vlogger ngayon. Titingin tayo ng murang isda. Napakamahal ng isda ngayon. Kaya gagawa tayo ng pinakasulit, pinakamurang fish fillet. Guys, nakapili na si Uncle Dubs. $40 na lang daw, hindi na ano, Uncle. $40 na lang daw. Dati ₱50, ngayon $40 na lang daw. Yes. Kunin niyo na lahat yan, Uncle? Isang tumpok. Wow. Ganto lang, guys. Kita ba? Ito, tapo na. Ito lang, ito yung pipili natin mamaya. Guys, tinuturo na ni Uncle Dodi. Ha? Okay. Nangyayari. Ngayon, alisin na natin yung tinik. Magde-debone na tayo. Turo ko sa inyo pa paano magde-debone. Okay. Ito lang, guys. Gawain mo lang. Ito. Tapos may buto yan na diretsong malaki dito. Kakapain mo lang yun. Dudukutin mo, unti-unti. Yan o. Unti-unti ha, dinudukot ko yan ha. Yan sa dulo. Yan na lahat ng tinik niya. Okay? Tapon natin. Yan na ngayon. Wala nang tinik yan. O. ₱40. Dalawa. Grabe. Tapos, ano na natin yan. Titimplahan na natin. Okay? Sige, mamaya, titimpla naman tayo. Hi guys! Ito na po tayo sa paggawa ng breadings para sa fish fillet tamba ni Uncle Dudes. Ito pong mga kailangan natin na ingredient. Ito po mga 5 tablespoon ng cornstarch. Sugar, 1 teaspoon, salt, a
1 tablespoon pepper. Kailangan natin yung medyo marami para masarap. Half spoon. Magic syrup. Kahit kalahati lang ng isang pack. Yan, mimix lang natin. Para mamaya, i-dip na lang po dito yung fish. Set aside po natin. Magawa naman tayo ng beet na egg. Kailangan po natin ng 3 egg. Para dito po natin siya i-dip bago ilalagay sa homemade breadings natin. Kailangan po yung egg natin ay nakabit. Yan na po. Ito na po ang ating ready breadings and egg for dip para mag-combine po siya nung maayos. Hi guys! Ganito po ang ating process ng ating pong fish fillet tamban. Nalagay po natin dito sa breadings yung ginawa po natin kanina. Coat lang po natin siya ng breadings and then didip po natin siya sa egg. Next, ito naman po sa breadcrumbs. Ganyan po ang magiging result niya bago siya i-deep fry. Nice! Yummy! Ayan guys, ito na po yung ready for frying. Papainit na po tayo ng cooking oil. Lapit na ang finished product guys. Wait until finish. Ayan guys, ready for frying na tayo. Ito na po yung hot na oil. Dapat deep fry siya. Tapos, start na tayo ng frying. Ready? Moving burner. Sini aman lang. And guys, pagka golden brown na siya, it means cook na siya. And ganyan guys, oh. It's nice. And yummy.
siguro po guys, pagka yung mantika mo, tama lang tayo yung hot na mantika. Cheese fillet. Sauce. Bahala na kayo sa sauce. Basta ito, spicy itong sauce na ginawa ko eh. Tignan natin. Mainit-init pa. Pwede, pwede. Mura na. Mura na. Masarap pa. Simple pa. Okay? Sige, see you guys. I-support niyo po kami ha. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment. Ayun. Yes. Naka 1,000 subscriber na po kami ha. Go, go, go lang.